Hello guys, dito tayo ngayon sa area ko ulit at eto pakita ko sa inyo ang mga 2022 lineup na soundbar. So meron tayo dito sa harapan ko Q800B. Okay? Meron dito Q900A last year model. Meron tayo ditong Q930B. Ito yung 9.1.4 channel na may rear wireless speaker. So Dolby Atmos yung mga yan. So yung 800B pala guys, ito ay 5.1.2. Yan. So ito yung pinaka top of the line natin sa Q series soundbar. Ito ang Q990B na naka 11.1.4 channel siya guys. Pero meron tayo dito isa bubukod tangi. Ito ay isang S-series soundbar, which is lifestyle series soundbar siya ni Samsung. Guys, kita nyo naman to. To introduce ko sa inyo ang latest Dolby Atmos soundbar ni Samsung na S801B 2022 Ultra Slim Soundbar. So ito yung pinaka ano niya, tura niya. Yan. So guys, si Samsung pala ang kauna-unahang gumagamit ng wireless Dolby Atmos. So, ayan. Pakita ko sa inyo kung paano nag-work yan. Ito yung kanyang subwoofer. Sobrang heavy ng subwoofer nito dahil dual subwoofer siya kabilaan. Ayan, meron siya dito maliit, around 6 inch. Or 4 inch. Ito meron siya dito, 8 inches na subwoofer. Ito yung remote ng TV. Nga pala, best paired to sa mga The Frame TV or lifestyle TV. And ang design ng soundbar na to is ideal for small room. Room feeling sound na siya dahil Dolby Atmos siya, kasi dahil meron siyang up-firing speakers. But nung tinest ko to, I am almost unexpectedly na kaya niyang ibigay yung quality ng sounds kahit sa ganito ka-open na area, guys. Actually, ito ulit yung sinasabi ko na kailangan yung ma-experience, kailangan yung makita in personal. Dahil sa nipis ng soundbar na to, almost kasing nipis niya yung remote, guys. Tingnan niyo naman. Diba? Sobrang nipis niya. Sa ganyang kahabang soundbar at ganyang kanipis, meron siyang 3.1.2 na channel. So, try natin ngayon. Actually, ang setup nito, kung gusto nyo ma-experience ang wireless Dolby Atmos soundbar, kailangan nyo ng SmartThings sa cellphone ninyo or sa mga device ninyo. So, isi-setup nyo siya through smartphone. And dun siya isa-set up together with your TV. Pero, kailangan natin dito is 2022 model na TV. Kasi hindi siya mag-work sa other models. Not sure kung compatible din siya for 2021. Pero for sure, gagana siya. Hindi ko lang sure kung gagana yung Dolby Atmos pagdating sa 2021. Kasi, ang wireless Dolby Atmos ni Samsung is compatible with 2022 model. Okay? So, magpe-play tayo dito. Kung mapapansin niyo dito, yung pinaka-quality na yung sound output natin sa settings. Yan. Soundbar S801B Wi-Fi. So, naka-Wi-Fi na tayo dyan. Sinetup ko na to sa SmartThings ng aking phone. And connected na ang TV tsaka soundbar through Wi-Fi. So, sa quality niya guys, actually hindi ko expected ganito siya kalakas. What do we have here? Here I thought we were special. Fellas, this here's Bagman. Hangman. On it. What kind of mission is this? Everyone here is the best there is.
Who the hell are they gonna get to teach us? Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You were here at the request of Admiral Kazansky, a.k.a. Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine. With all due respect, sir, I'm not a teacher. I just want to manage the expectations. Good morning, aviators. This is your captain speaking. Then we're off. Ever seen. Not even him. You think up there you're dead. Believe me. Those are your pilots. Anything happens to them. You will never forgive yourself. No turning back now. Okay, so sana na-enjoy nyo yung quality ng sounds na yun. Pero ako mismo, ini-invite ko kayo na pumunta kayo ngayon dito sa tindahan. Nandito lang naman ako sa Anson's The Link Makati. Okay, if you want to experience this type of soundbar, pwede nyo pupunta dito anytime, nandito naman ako. And pwede ko siya i-demo sa inyo. Actually, ang ganda niya guys. For a small room of rooms, kaya niya i-fulfill yung minamanage yung sound quality pagdating sa Dolby Atmos quality. And then at the same time guys, sobrang neat ng dating niya. First to na ano, I think ito na yung pang endgame natin pagdating sa soundbar guys. Hindi ko masyado mani yung ano, expectation, sobrang ganda niya guys. Kayo mismo dapat kailangan nyo makita to and ma-experience dahil sa ganito kanipis na soundbar, nagbibigay siya ng very high quality na soundbar. Hindi siya, alam mo yung expected, alam mo yung pagdating sa ganyang nipis na soundbar, isipin mo, baka mamaya parang tunog lata or baka mamaya may kalansing na ewan, parang punit yung speaker or basta iba. Na-manage ng gusto ni Samsung i-deliver yung quality ng soundbar pagdating sa ganitong kanipis na ano unit. Nga pala yung subwoofer niya guys, sobrang heavy niya. I think isa rin to sa nagdala sa kanya, yung pinaka subwoofer niya, sobrang heavy ng subwoofer niya guys. And dual, parang dual subwoofer siya dahil meron siya dito na I think nasa 4 inch to, then meron siya dito around 8 inch na subwoofer. At ang ganda ng itsura niya guys, sobrang ako mismo hindi ko ma-expect na ganito siya kaganda. Actually, ito yung sa 2022, ito talaga inaabangan ko dahil sa lahat ng kumuha ng mga The Frame TV, actually ito yung isa sa i-checklist ninyo or kailangan nyo nang magkaroon agad nito. Pangkumpleto to eh. Ito yung kumbaga pagdating sa ano sa putahe, ito talaga yung pangkumpleto. Ito yung pang final course. Okay? So yun lang guys, sana na-enjoy nyo yung video na to at huwag nyong kakalimutan na i-like and subscribe yung aking page para magkaroon pa ako ng more subscriber and masuportahan yung channel nito. Okay, so update ko kayo sa other soundbar na meron tayo dito and model ng TV. Okay, yun lang guys, salamat.